Sa mga bro, ang konti natin ay patuloy pa rin tayo sa electric fan content. Tuturuan mo kayo kung paano mag-troubleshoot. Ito kasing electric pa na to, hindi na agaya ng una na umuugong lang, mahigpit, lalangsan lang. Ngayon, aalamin natin kung ano yung naging sira nito dahil hindi siya umuugong, patay yung makina niya. Kaya, kinakailangan yung gumamit dito ng tester. Ito, tester. Ito tinatawag na tester, mga bro. Continuity testing tayo. Lalagay nyo lang siya sa X10. Ito. Yung inyong mga tester, tapos yung test rod. Ito putol kasi. Yan. Dito nyo ilalagay sa magkabilang plug. Yan. Ngayon, test nyo yung button na number 1. Siyempre, check nyo rin dito kung magkakaroon ng function yung inyong wala. Lagay nyo sa mga button. Press nyo 1, 2, 3. Wala. Ibig sabihin, open circuit o patay yung makina nito. Yan. Susunod nyo gagawin, titingnan nyo kung putol ba yung inyong linya ng saksakan. Ito, yung linya ng saksakan nyo. Mula dito, papunta rito. Kung putol ba, continuity testing pa rin. Gawin natin. Wala, ang isang screw. Bubuksan ko muna mga bro, ha. Yan. Sensya na kayo, puro electric pa rin muna tayo. Wala pa tayong... Yan. First step natin, continuity testing. Kung tawagin. Yan. Oh. Ito yung sasaksakan natin. Oh. Kulay black ng common. Gagawin nyo lang din. Tester. Gamit ko ng tester. Dito. Saka dito. Sa may pinakasaksakan. Wala. Lipat nyo lang sa kabila. Mayroon. Ibig sabihin, good. Yung isang linya na to, good. Yung kabila naman. Palagay ko, ano lang ito, fuse, thermal fuse. Okay, good. Mayroong continuity, ibig sabihin, okay yung ating plug. Ang sira talaga nito, nasa makina. Dito. Paano malalaman kung yung kung ang iyong makina ay sira na o buo pa? Paano malalaman kung buo pa o sira na ang iyong makina? O kung thermal fuse lang ang sira nito? Meron kasing fuse yung mga makina ng electric fan. Yan. Dito nakalagay yung thermal fuse. Dito. Sa loob niyan. Pero bago mo buksan niya, kasi sensitive yung mga wire niya, maliliit, dito mo muna ititest. Kung makina na yung sira o hindi. Puputulin mo yung kanyang o balatan lang putulin natin. Kasi merong ano eh. Yung isa lang. Ito. Tapos yung isa, balatan natin sa line ng capacitor ito. In the sky, we don't talk about Bruno. Yan.
pagkatapos mong nabulatan na yan, gagamit ka pa rin ng tester. Sira na yung tester ko. Dito ka, sa line ng kapasitor, titingin. Kahit putulin nyo rin to, basta yan. Sa line ng kapasitor, oops. Nagkaroon ng function dito. Gumalaw siya. Oh, ibig sabihin, okay to, ang sira nito, thermal fuse. Yun. Paano magpapalit ng thermal fuse dyan? Dito. May tinatawag na bypass. Babypass ka dito. Iba, hindi na pinapalitan ng thermal fuse. Meron tayong fuse dito eh. Ito. Ito yung thermal fuse. Ayan o. Ayan. Fuse nakalagay o. Fuse. Ayan. Ito yung mga fuse ng electric pan. Ito. Maliliit lang ito. Mga 2 ampere lang. Ayan. Ang gagawin nyo para hindi kayo malito, o minsan hindi nyo na kailangan maglagay ng fuse, kaya lang for safety purposes, magkabit kayo ng fuse. Hanapin nyo yung tinatawag na common. Yung kulay white ang common nito. Ito galing sa saksakan, papunta ron sa electric pan. Yan. Minsan kasi ibang kulay yung common yan, hindi white, green. Green ang common kapag kayong mga bagong rewind, mga napalitan na. Green ang ginagawa nilang common line. Tawagin. Ayan. Yung white dito, aalisin natin. Kasi sensitive yan eh. Pag tinanggal natin yan, baka mahatak natin yung mga wire. Ngayon, dito tayo kukuha. Iputulin natin dito, hahanapin natin dito. Balatan natin to. We don't talk about Bruno. Yan. Yun, yung white. Common. Kukunin ko yung common. Common. Ay, sorry. Siyempre, may dahilan to. Bakit? Namatay ang fuse. Bakit pumutok ang fuse? Ibig sabihin, nag-overheat to. Maaring uminit. Oo, puputulin yung white. Yan, ito yan. Yan. Maaaring may problema ang shafting bushing, kaya nasisira ang thermal fuse. Kailangan ayusin nyo muna yon bago nyo i-bypass o ayusin ang makina. To. Kasi masisira lang uli ito. Thermal fuse na ito. Kapagka hindi nyo inayos yung dahilan kung bakit nasira ito. Ganito yan. Kuha ka ng isang wire. Ito, lagay mo sa common ha. Common. To common yung galing sa saksakan dun sa outlet sa baba. Kuha ka ng extra wire. Teka lang. Hanap lang ako ng wire. Kuha tayo ng isang wire dito. Kulay white ito. White na rin yung kunin natin. Yan. Galing din to sa ibang sirang electric pan. Tawagin nila ito, jumper. O bypass. O
lalagyan natin thermal fuse ito. Parang ganito lang din siya. Diba, ito yung fuse. Ito yung jumper. Ganun lang din. Parang, kumari, ito yung fuse. Bakpong natin dito. Ayan. Tapos, lagay muna natin sa isa. Sa isa muna ang line ng capacitor, ha? Sa isa muna ang line. Kasi kailangan mo munang makita yung tamang ikot. Dahil ang hangin nito, pagka naging counterclockwise sa likod yung hangin, kailangan yan, ang ikot yan is clockwise. Nakita nyo yung ginawa ko? Diyan yung amper ko rito, papunta rito. Sa black muna ya. Pero check natin muna kung ang ikot ay tama at kung ikot yan. Tingnan nyo. Nasaktak ko ha. Number one. Yun, ano ito? Pag ganun yung ikot niya, ibig sabihin tama. Tama yan, clockwise. Ibig sabihin, ang sira niya is thermal fuse. Mga bro, kaya lang, may dahilan yung kung bakit nasira yung thermal fuse. Ayan. Meron yung dahilan kung bakit nasira yung fuse dito. Maaring uminit ito, nag-overheat siya. Bakit nag-overheat? Overuse. Kung hindi naman, namakat to. Ayan. Dahil nga sa overuse. Ngayon, lilinisin mo na rin. Para sigurado, check mo na rin. Lagyan mo na rin ng langis yung mga bushing nito. Ganun lang naman. Ngayon, kung yung ikot nito ay hindi clockwise, naging counterclockwise, ililipat mo lang naman ito. Itong ginawang jumper na to. To, dito sa kabila. Saka muli, isaksak at tingnan yung ikot. Dahil tama naman dito to, so dito to. Huwag mo na siyang babaguhin. Ngayon, kung lalagyan mo ng thermal fuse, yung pinaka-wire mo, itong wire na to, aalisin mo. Fuse ang ilalagay mo. Papunta dito. Yan. Diba, wire? Instead of wire, ang gagamitin mo is fuse. Papunta dito. Yan. O ganun. Tapos, kailangan nakadikit pa dito para yung temperature nakadikit dito, no? Sa may pinaka makina. Para yung temperature madetect nung fuse para mag-open circuit siya, mabreak ito. Ayan. Sana may natutunan kayo sa na-explain ko kung paano mag-troubleshoot ng electric fan. Kung paano malalaman kung sira ang makina at paano palitan ang thermal fuse. Maraming salamat sa inyo sa susunod. Ibang feature naman ang gagawin natin. Hindi naman electric fan. Maraming salamat ulit mga bro.